Noong January 25, tayo ay nagluksa dahil sa mga PNP Special Action Force Commandos na nagbuwis ng kanilang buhay sa Mamasapan o Maguindanao para sa kaligtasan nating lahat. Kabilang sa mga bayaning ito ay sina Police Chief Inspector Gary Arana at Police Senior Inspector Renny Tyros. Kilalanin natin sila bilang anak, kapatid, kasintahan, kaibigan at tagaligtas ng bayan. Nakakagulat ka naman eh! Nagulat mo ako eh! Ako! Uy! Let's go eat! Ayan! Merienda time! Ma? Yep. Paglahi ko, gusto kong maging doktor. Doktor ah! Ako rin, Ate Maribet. Gaya-gaya ka naman. Ay, hindi po. Sa mga hayop lang. Ako accountant. Aba? Oh. Dahil maroon ako sa add at minus. Ikaw naman, anak. Gary. Anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging leader pa. Leader? 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 Nang ano? Basta leader. Tutulong ako sa mga tao. Parang politiko yan, anak. Ano ba? Senador? Mayor? Presidente? Ganon? Mahirap po ba maging presidente? Medyo may kahirapan yun, anak. Pero may kasabihan tayo na kapag ginusto mo at lalo-lalo na nanggagaling sa puso, walang imposible, anak. At kung pangarap mo talaga makatulong ng maraming tao, presidente na nga. Sige po, magiging presidente po ako ng Pilipinas. Oh, yan! Yan ang pangarap! Bata ka pa lang, determinado ka na maging iba sa lahat. Kaya hindi na nakapagtataka na ang pinili mong buhay, yung mas komplikado, mas mahirap. Dad! Lupod! Go! Pasensya na po, pero hindi ko pwede umawak sa inyo. Pag-agalitan ako ng senior ko. Pero pwede niyo pong ilapit yung kamay niyo sa noo ko para makapagmano ako. Na? Ang itim-itim mo. Payat-payat mo pa. 45 days ka pa lang dito, pero ibang-iba na itsura mo. Malaking sabi ka ng totoo. Hindi ka ba nila pinapakain dito? Ma, kung makain naman kami ni Maayos dito, mahirap lang po talaga ang training, kaya imposible kami tumaba. Ay, mahirap naman pala eh, bakit mo ginagawa? Marami pang pwedeng ibang gawin. Anak, bakit mo nalang tapusin yung nursing mo? Sayang yung 2 years. Ma, ito talaga yung pangarap ko. Pagka-graduate ko ulit sa PNPA, magti-training ako para sa SAF. At pagkatapos nun, gusto ko rin mag-training ng Scout Ranger. SAF? Special Action Force, Victoria. Sinabi na ni Gary sa atin yan dati. Hindi na lang, hindi siya ordinaryong pulis. Pwede siyang ipadala sa gera. Gusto mo ata talaga ako mamatay ng maaga, no? Ma, gusto ko nga humaba ang buhay niyo eh. Dahil pagka-graduate ko dito, pwedeng-pwede ko na kayo protektahan. Ma, miss na miss ko na po kayo. Gusto ko kayo iyakapin, pero hindi ko pwede. Pero pwede niyo ko iyakapin. Yun ako, ako lang masusunod. Aalisin kita dito. Mas matigas ang ulo mo.
Kaya pangako mo na lang sa akin na mag-iingat ka. Anak, mag-iingat ka. John Gary Alcantara Erano, Dumalinaw Zamboanga del Sur. Cadet Erano will receive the leadership campaign for having demonstrated superior qualities in a position of major responsibility as Cadet First Captain of BSPS Quezon City Class of 2009. The campaign will be awarded to the District Superintendent Danila Irubina Balsosa, Director. Mahirap maintindihan kung bakit gugustuhin ng kahit na sino ang dumaan sa ganong katinding pagsubok. Bravo team, bravo team. We are now at the link up area. Copy, bravo team. Ilang kilometro pa ba? Apat pa. Kaya yata kaya. Kaya ba yan? Alam niyo na mangyayari sa inyo pag tumakas kayo dito. Proceed! Kung bakit ilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan ng paulit sahol pa ang pagdadaanan ninyo kung totoong kalaban ang makakaengkwentro ninyo. At kung sakaling mahuli nila kayo, sa tingin nyo ba'y bibigyan lang kayo ng awa? Papatayin nila kayo pag nakuha na nila ang kailangan nilang impormasyon sa inyo. Kaya huwag na huwag kayo magpapahuli ng buhay. Is that understood? Sir! Yes, sir! Sino yan? Pa! Uy! Pa! Anak! Hindi naman kami sa puso sa'yo. Tapos po ang training ko. Tapos po ako. Galing! Pa, sa komando na ako. Scout Ranger pa! Noong nakilala kita, ibinigay mo ng puso at isipan mo sa tungkulin mo. Alam namin na may nangyayari. Kasi nagpaparamdam si Kuya. Ilang araw namin siya hindi makontak. Pero hindi namin akalain na ganito pala yung mangyayari. Siya yung junior niyan eh. Ano ang pinag-uusapan lang namin kung paano kayo magsa-celebrate kasi pumasa ako sa bar. Nakakaawa naman si Erica, no?
Ikakasal na lang sa kuya mo, tapos ganito pa. Si Daddy Irana yan. Tough din. Afternoon po, ma'am. Ah. Daddy. Ma'am, pwedeng tulong po ng batalyon para po sa pamilya niyo. Oh, salamat, eh. Sige po, ma'am. Tutuloy na ako. Sandali lang. Naku, baka kasi naabala ka pa dito. Maupo ka muna. Halika, magkape ka muna. Hindi na, ma'am. Sige na, para makapag-thank you naman ako sa'yo kahit papaano. Ako muna, ha? Teka, 55th company ka? Yes, ma'am. Hatrabaho mo na ba kapatid ko? Hindi ko yung madalas magkasama. Pero pag may malaking operasyon, mag-partners po ang 55th Command at 84 Seaborn. Nung araw pong yun, Draglord ang 84 Seaborn. Pinabalik po ako ng command post. Nung tinawag sa akin ng battalion commander na nagkakaputukan na, dali-dali ako nagmotor para pumunta sa battalion. Pero huli na po ang lahat. Ganun po talaga ang trabaho namin, ma'am. Kapag mayroong operasyon, nasa hukay na ang kalahating paa namin. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Okay na. Salamat. Saka hindi mo na ako kailangan tawagin, ma'am. Mahilig ba kayo sa tula? Nabasa niyo na ba yung "Tonight I can write the saddest lines"? Saka po yung "If tomorrow starts without me". Maganda po kasi yun, eh. Sa tingin ko po malaki may tutulong sa inyo. Sana kung may pagkakataon kayo mabasa niyo. Marami pa po akong alam na tula. Baka sakali yung makatulong sa inyo. Ay, hindi na kailangan. Thank you, ah. Pero okay na ako. Salamat po. Kailangan pa ng kape? Kasi kung may i-aalerto ka pa, no? Baka kasing tuwid ng poste yung likod mo. Thank you.
tomorrow starts without me, and I'm not there to see? If the sun should rise and find your eyes all filled with tears for me, I wish so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you care for me, and how much I care for you. And each time that you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above, and that I'd have to leave behind all those I dearly love. Sana mabasa mo yung tula, ma'am. Binabasa ko. Ba't ito nirecommend mo? Nakakaiyak naman pala to. Magandang iiyak mo yung lungkot, ma'am. Para maubos na. Tanungin ko anong favorite mong libro. Ay, nako, ikaw! Ayaw-ayaw ka pa kay Gary nung una. Ano? Ay, nako, sabihin mo nga sa akin, te. Kayo na, no? Ano ka ba, hindi, no? Isang beses pa lang kami nakikita ng tao. Puro sa text lang kami nag-uusap itong mga huling buwan. Pero alam mo kahit sa text, ah. Alam niya, sandala ko na siya. Malaki na itulong niya sa akin, ha, para malampas ang kong pinagdaanan ko sa kuya ko. Oh, so, friends lang pala kayo. Friends lang ba talaga? Wala nang chance maging more? Paano magiging more? Eh, parang wala namang plano makipagkita sa akin yung tao ulit, di ba? Doon ko lang na masasabi ko meron pang more. Ah, okay. May more. Ano gagawin mo? Ay, di, tatawagan si Gary. Hinili mo, huwag. Huwag ka magulo dyan. Eto, dali na, ring whistle, whistle. Ay, na, yun na. Huwag ka na maarte. Deliver saan mo. Ay, na, go, go, go. Hello, ma'am. Gary? Hello, ma'am. Gary, ah, ma'am. May. Ma'am, may lakad ka ba? Pwede ka ba Saturday? Dinner? Parin. Ma'am, titignan ko. Babalikan kita. Oh, sige. Pwede pala ako, ma'am. Pero baka malit ako. Oh, sige. Magkita na lang tayo sa Sayo del... Del Mar, oo. Sige, ma'am. O, sige. O, ano? Okay, di ba? Sus, gusto mo rin naman. Good evening, ma'am. Akala ko manilate ka.
Hindi, ma'am. Madalas ka ba dito? Yes, ma'am. Kasama mo, pamilya mo? Yes, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Friend, nagwakaw tiyata sa akin si Gary. Ma'am. Tikman niyo huya, masarap po yan. Mamaya niyan kasi, pagkain talaga bago yung dessert. Gusto mo dito kumupo para hindi naman tayo masyadong malayo sa isa't isa? Ma'am, no, ma'am. Ma'am. Alam niyo ba kung bakit ko ayaw mo po sabihin niyo? Dahil gusto kong makita yung mga tao nasa paligid niyo. Para maprotektahan kayo. Kung ano tanong naman mangyari. Ayos lang po ba na i-attend ko na kayo? Yung okay lang. Kaya ko naman mag-isa. Sige po, ma'am. Mag-alala pa ako niyan. Ikaw! Tara. Ma'am. Ma'am. Ano ba? Inagdala ko pa talaga kayo ng helmet. Dito tayo sasakay. Opo. Dito nga, oo. Ayos lang mo ba? Hindi ba masikip? Hindi naman. Tara, ma'am. Ma'am! Papa. Ah, ito, sandali ah. Ingat lang ko kayo ah. Yeah. Kuwapit lang ako sa balikat ko. Okay lang, meron akong kinakapitan. Baka malaglag ko kayo dyan. Okay lang, okay lang talaga. Kinakapitan ako. Parang... Sigurado ko kayo ah. Oo. Salamat nga pala at sumama kayo sa akin ngayon, ha? Bakit parang tahimik mo? Wala lang. Akala ko kasi hindi ka madaldal, eh. O marunong tumawa. Ngumiti. Bakit ganun ba kalala? Oo, eh. Akala ko talaga napilitan ka lang na pumunta doon. Akala ko hindi ka pupunta nung usapan natin, eh. Leo, ang totoo niyan. Naiiya lang ako. Ang iniisip ko nga, baka kayo hindi dumating. Maiiyain mo kasi ako sa babae.
Ikaw? Oh. Nagpatulog pa nga po ako sa mga book ko eh. Sabi ko, paano ko malalaman kung may gusto sa akin yung isang babae? Paano daw? Ang sabi nila, simple lang. Yayain mo yung babae lumabas. Kapag sumama sa'yo, ibig sabihin may gusto rin sa'yo. Ma'am. Ano pong sa tingin niyo? Bakit? Wala, wala na. Ayayos yung book mo, ah. Ay, ayos sila. Mali po ba yung mga book ko? Eh, ma'am. Baka dapat naman okay naman magkwento. Ngayon, wala naman. Interesting na nangyari sa buhay ko. Ma'am, hindi, ah. Kahit nga hindi kayo magsalita at tumayo lang kayo dyan, ikaw pa rin ang pinaka-interesting na tao para sa akin. Pero huli ng warning mo nun. Dahil nahuhulog na nga ako. Kahit na alam kong ikaw ang huling taong dapat kong bigyan ng puso ko. Dalawang araw ka nang hindi nagpaparamdam, sir. Magagalit na si ma'am yan. Bakit? Si Seth. May problema ba? Alam ko kung saan ka nanggaling. Kung bakit ilang araw kang hindi makontak. Nasa operation ka. Oo. Alam mo, hindi ko pwede discuss sa'yo, di ba? Alam ko. At alam ko rin na pwedeng mangyari sa'yo kung anong nangyari sa kuya ko. Nabigla ka nalang ma-assign sa isang operation. At posibleng hindi kita nang bumalik ng buhay isang araw. Sisit, ano ba sa'yo sabi mo? Gary, hindi ko yata kaya to. Tayong dalawa? Sisit, mahal kita. Hindi ba yung nangaramdaman para sa akin? Nagkaroon ako ng ibang relasyon. Pareho akong nasaktan. Nakakatakot na bubuksan mo ulit ang sarili mo ng gano'n. Pero ginagawa mo yun. Kasi pwedeng maging masaya ka. Pwedeng maging kontento. Tahimik. Pero gari yung buhay na meron ka. Kahit nasabihin mong mahal mo ako, kahit nasabihin mong hindi mo ako sasaktan, gari pwedeng-pwede mo akong saktan. Kapag naiisip ko yung nangyari sa kuya, kapag nakita ko yung babaeng papakasalan niya. Kaya tanong ba sarili mo? Na bakit mamamahalin ng isang tao na kahit buhay pa, nakalibing na ang kalahati ng paa niya sa hukay.
kaktus at hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi ako eksperto sa pagmamahal. Pero isa lang ang alam ko. Kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mong lahat. Ipaglalaban mo to. Kahit natatakot ka pa. Ihintay na lang kita. Kapag kaya mo na sagutin ang sarili mo. Maghihintay ka. Kahit na pwedeng maging sagot ko. Hindi. Ayoko. Oo. Sinubukan kong ilayo ang loob ko sa'yo. Sinubukan kong tangihan ang alam ko na sa sarili ko. Ma'am, kamusta nga pala yung kliyente niyo? Okay naman. Nakalma na ba yung kliyente niyo? Oo. Ma'am, meron sana akong gusto ipakita sa inyo. Ito po yung plano ng dream house ko. Ang gusto ko sana, kahit maliit at bungalo lang. Pero may 7 kwarto, may master bedroom, 6 na kwarto para sa mga bata, tapos dito ang parking. Yung kasya yung 2 kotse. Tapos kung may matitira pa sana na kahit konting lupa, gusto ko sana maglagay dito na swimming pool natin. Siyempre ho, ang gusto ko makasama sa dream house ko ay yung dream woman ko. At ikaw yun. Ma'am, bakit po? Dahil din kita, Gary. Sandi. Okay na ba yung sure ako? Ang ganda nyo nga, ma'am.
Nasisilaw nga po ako sa ganda ninyo. Sa naman ni... May ganun yung naribos na ako. Okay. Ay! An? Kuya! Miss ka namin! Sila lang! Sila lang! Ah, ano po? Ay. Anak! Pa! Kamusta po kayo? Ano ito? Ma, pa, An, si... si Seth po. Hi! Magandang araw po, ma'am, sir. Welcome. Ma'am, bakit naman ma'am sa kasir ang tawag mo sa kanila? Dapat nga po, mama and papa na eh. Alam ba, matagal ka na namin gustong makilala. Eh, buti nga dinala ka na niya dito eh. At yung tatlo niyang mga kapatid, nako. Tanong ng tanong tungkol sa'yo. Eh, yung tatlo yon, ito si Alric, pulis sa Pampanga to. Yung isa naman, yung bunso, nasa Los Baños. Ito, it's si Margaret, nurse naman yun sa Australia. Sayang nga lang at wala sila dito, hindi ka tuloy nakilala. Oh, eh, kumain na lang muna tayo, baka nagugutom ka na iyan. Oh, siya. Oo, halika, magnarienta lang tayo, halika. Halika. Excuse lang. Si Mama? Mama. Tulungan ko na ho kayo, ha? Ako na ako magkikimpla. Sanay ka ba dyan, anak? Oo naman ho. Alam mo, ikaw ang unang babaeng pinakilala niya sa amin. Nung bata pa yan, sobrang focus sa pagiging achiever. Alam ba, nung high school yan, pinagsabay-sabay lahat. Student Council President, Editor-in-Chief ng School Paper, Corps Commander ng CAT. At pagkatapos nun, naging SK Chair man pa yan, bago siya nag-PNPA. Nak! Salamat. Tapos, nung nasa PNPA na siya, achiever pa din. Alam mo ba, ha? Naging leader siya ng lahat ng kadete doon. Naging yung regimental commander ba yung tawag doon? Tama, yung tawag sa kanya, di ba? Kaya yung batang yan, wala nang oras sa mga ibang bagay, pati sa love life. Kaya alam mo, nung nakita ko kayo, sigurado akong special ka sa anak ko. Yung din naman yung pinaparamdam mo sa akin. Alam mo, ang tanging pangarap ko sana dyan, ikasal, magkapamilya, at malagay sa tahimik ang buhay. Pero, alam kong parang imposible na malagay sa tahimik ang buhay ng isang staff commando. Nak? Suset? Na sabi sa akin ni Gary na staff din ang kapatid mo. Oo. So, ibig sabihin, naiintindihan mo ang buhay niya. Mabuti nga na nandyan ka na, Suset. Dahil kailangan ng anak ko ng katulong sa buhay na iintindihin siya. Yung susuportahan siya kahit nahirap yung trabaho niya. Masaya nga ako na mayroon ng isang tapang at malakas para kay Gary. Halika na, baka inuuhaw na itong mga to. Pero hindi ganun kasimple ang maging katuwang mo
Alam nating pareho na hindi yun ganun kadali. Magandang idea yun, ha? Alam mo, tutulungan kita humanap ng university na papasokan mo sa ibang bansa. Siguro mas mabuti kung titingin tayo sa internet. Pateka, parang excited ka naman masyado. Napaalisin ako. Hindi naman. Di ba gusto mo maging government lawyer? Malay mo, maging lawyer ka rin sa ibang bansa. Lalo na sa UN. UN, United Nations. Taas naman ang bilib mo sa akin, sir. Ha? Siyempre, mahal kita eh. Saka, sinusuporta mo rin lahat ng mga pangarap ko. Kaya susuportahan din kita. Siyempre, ganun talaga yun, no? Kasi ngayon pa lang, kailangan ko na magpalakas sa future general and president of the Philippines. Ah, matagal pa yun, ma'am. Una, police senior inspector. Pangalawa, commanding officer ng 50-50. Pangatlo, battalion commander. Pang-apat, general. Saka pa lang ako pwede maging presidente. Malayo pa lalakbayin ko. Malapit na yun. Bet. Five? Hello, sir. Sir, yes, sir. Sige po. Ma'am, kailangan ko na umalis. Ha? Eh, kakahawi mo pa lang, ah. Pasensya na. Ganun talaga pag nasa Intel. May mga tao kami hindi naasahan. Sorry talaga, ma'am. Kausap na ba kayo? Ay, tumawag lang ko ngayon, ma, na uwi daw ho siya. Eh, medyo madalang na rin ho siya makapag-text ngayon. Minsan, sa beso, sa isang linggo. Alam mo ba kung anong mga ginagawa niya? Pinapadala ba siya sa mga operations? Hindi ko rin ho alam. Di rin ho siya nagkukwento eh. Kahit naman ho yung usapan namin, dumadalang na rin ho. Okay lang ba kayong dalawa? Oo naman ho. Huwag ho kayo mag-alala mo. Sing na. Good morning. Wake up. Oras na? Let's ace. Nagluto ko tayo ng breakfast, oh. Huwag ka munang bumangon. Kainin mo muna to. Espes lang, ha? Ma'am. Pasensya ka na, hindi ko nakarating kagabi. Okay lang. Hindi naman ako nagluto ng dinner. Alam ko naman hindi ka uuwi. Pero gusto ko naman talaga umuwi kagabi. Kaya lang... Mas importante sa'yo yung trabaho mo. Alam ko.
Sa set naman. Pagod ako sa trabaho, tapos pagdating ko dito, ganyan ang sasalubong mo sa akin. Hindi nga ako pwedeng magreklamo tungkol sa schedule mo. Hindi na rin ako pwedeng magpakatotoo sa nararamdaman ko. Akala mo ba hindi ako nagpapagod? Lagi kang wala. Lagi mo sinasabing uuwi ka, pero hindi naman natutuloy. May duty ako. Alam ko, may trabaho ka. Hindi lang naman basta trabaho yun eh. Yung mga hinahabol at inuhuli namin, yun yung mga taong gusto manggulo sa atin at sa bansa natin. So, Seth, hindi ko sinasakripisyo ang oras ko sa'yo. Dahil gusto ko. Kung hindi kailangan. Alam ko! Alam ko at nagagalit ako sa sarili ko na kahit na alam ko yun, nasasaktan pa rin ako pag wala ka sa tabi ko. Naiinis ako dahil ang selfish ko na gusto ko pa rin na mas maraming oras mo sa akin. Natatakot ako kasi ikaw kung isugod mo yung buhay mo, parang wala kang pamilya. Parang hindi ako iiyak kapag may nangyari sa'yo! May napipili mo ba ako? Sa'yo at sa trabaho ko? So, Seth, alam mo kung anong pipiliin ko. Hindi madaling intindihin ang ginagawa ko sa mga taong hindi nagsusuot ng uniforme ko. Alam kong mahirap intindihin kung bakit ko lagi nilalagay sa alanganin ang buhay ko. Pero kaya kong tumulong. Kaya tutulong ako. Pero kaya kong lumaban. Kaya lalaban ako. Hindi ko iiwan sa laban ng mga kasamahan ko. Dahil cargo ko ang buhay nila. Kagaya ng cargo nila ang buhay ko. So, Seth, parte na ng pagkatao ko ang pagiging subcommando. At kung aalisin mo ako dito, mawawala ng saysay ang buhay ko. Hindi ko sinasabi na iwan mo yung trabaho mo. Sinasabi ko, baka ako yung hindi mo kailangan sa buhay mo. Kapag nasa operation ako, ikaw ang nasa isip ko. Kapag gusto ko na sumuko, ikaw ang nagpapaalala sa akin para lumaban ako. Kapag sinusugal ko ang buhay ko, pinipilit ko makatakas. Dahil kailangan kitang balikan. Alam kong hindi itong pinakamagandang buhay na may bibigay ko para sa'yo. Alam ko naging makasarili ako. Dahil kahit alam ko na kalahati lang ng buhay ko mabibigay ko sa'yo, pinilit ko pa rin. Dahil mahal kita. At sana maunawaan mo yun. Hindi ko na alam.
pa matatagal na pabago yung uwi mo. Ma'am. Akin na rin kami inyo. Saka na natin pag-usapan ng kasal. Kinakailangan ko nang bumalik sa kampo. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. At sana ako rin ang gusto kong makasama habang buhay. Nag-usap niya ulit kayo ni Sir Ma? Hindi pa. Actually, pinakon yung number niya. Eh, paano ba naman? Simula nag-transfer siya sa Bikutan headquarters, masyado naging complicated yung situation namin eh. Eh, kung dito nga sa Zamboanga, halos hindi na kami nakikita. Hindi dalo na nung nag-Maynila siya. Saan mo nga muna yung TV? Pasado alas 3 ng umaga nang muling mang-hostage ang 20 MNLF sa Barangay Mampang. Ginamit nilang human shield ang mabihag para maitaboy ang mabulis na umaharang sa kalsada. Galing Barangay Mampang ang grupo kasama ang kanilang mga bihag at pili tumanong ng naglakad at patungo sa barangay na talon-talon. Pero pinapatayatan na sila ng mga pulis para masiguro hindi sila sasaksan ang mga bihag. Tuong magdamag namang nanatili sa evacuation center sa Zamboanga City. Nandito ka sa Zamboanga. Ang isang libong mga residente. Karamihan sa mga apektadong pamilya ay nagpalipas ng gabi sa sports complex. Vamos a iniciar el paso.
Bravo, Dinis Alpha! Alpha Dis, bravo! Papunta na kami dyan! Papunta na kami dyan! Move! Bravo! We need backup! Papunta na kami dyan! Kami! Move! Move! Advance! Move! Move! Nung lumapit ang giyera sa Sambuanga, doon ko naintindihan ng lahat. Sir, maraming salamat po dito. Wala yan. Kailangan namin ito rito eh. May balita ka na ba sa kanila? Ma'am, may nakabalik na po sa barracks yung ibang kasama ko. Ma'am, confine na lang po ang labanan sa ibang lugar. Saan natin sila i-block? Parang di sila ma'am, dalhin ko lang po ito. Salamat po ulit. Maraming tayo napapubulis sa mga kalaban. Pero dumarami lang sila. Kailangan natin sila i-block. Parang di sila maka-advance. Para lang tuyo-tuyo tayo, naalala mo? Kalaban natin sila sa War Games. Parang ganito lang yun. Pintura mga kalaban natin, Norine. Dito, bala. Sir, sana ko po sa paglilitas ka sa amin. Ano? Wala ko yung tupulin mo namin yun. Sige, mag-iingat ko kayo, Nay. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? May tama ka ba? Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Naligasan kami. Luffy. Dito lang ako para sa'yo. Kahit anong mangyari. Huh? Ma'am Suzette, kasi pakasalan mo na daw si Sir, di ba? Pero, Sir, seryoso po, Sir, ah. Maraming salamat po, Sir, sa lahat ng ginawa niyo para sa 55th, Sir. Simula po nung naging commanding officer kayo, mas umayos na po yung barracks, eh. Pakiramdam nga po namin, mas naging united na po yung company, Sir, eh. Kaya, Sir, kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan, Sir. Oo nga, Sir. Alam nyo, kaarawan ko, nandito tayo para magsaya, hindi para mag-iyakan. Siya nga pala, bumili ako ng bilyaran para kahit papano may paglibangan tayo. Thank you, sir! Thank you, sir! O, ano pa hinihintay nyo? Simulan nyo na. Right on the right! Ready! Right on the left! Ready! Let the fight begin! Yeah! Ba kakain? Yamiya. Yeah. Respeto ka ng mga commandos.
Proud na proud naman ako sa'yo, sir. Kasi hindi mo lang tinutupad yung mga pangarap mo, kundi pinapagaan mo rin yung buhay ng ibang tao. Proud lang? Hindi mahal? Siyempre, mahal. Mahal na mahal. Mahal lang? Walang kiss? Gusto mo? Peace! Gusto mo? Peace! Love! Peace! Happy birthday, sir! Sana yun. Hindi na lang ako aalis, no? Isang taon ka lang naman mag-aaral sa New Zealand, eh. Saka gagawin mo yun. Para sa kinabukasan mo. Eh, kasi kung hanggang lang okay na sana tayo, eh. Basta liho tayo sa isa. Paano kung... Suset, magiging okay tayo. Kasi mas matatagal tayo ngayon. Ikaw ang tatanungin ko. Handa ka na ba sa buhay na papasukin mo? Handa ka ba sa kaya kong ibigay? Sa buhay na kaya kong ibigay. Sa buhay na kayang ibigay sa'yo ng isang hamak na subcommando lang. Alam kong hindi magiging madali. Laging may mangyayaring nakakatakot. Lagi kang maa-assign sa malayong lugar na pwede magpahiwalay sa atin. Pero mahal kita eh. Eh di ba kapag mahal mo yung isang tao, mahal mo, kahit pa nakakatakot. Kaya ng pagmamahal mo sa tungkulin mo. Kahit ang dami mong kailangan i-sakripisyo para dito. Sir, gusto ko maging matatag at malakas para sa'yo. Kasi kahit na ikaw na yung pinakamatapang na taong nakilala ko at pinakamatigas na taong nakilala ko. Alam kong natatakot ka rin. Nasasaktan. Panghihinaan ng loob. And yes, pwede kong piliin ang mas tahimik na buhay. Pero kung wala ka naman sa buhay ko eh, alam ko naman hindi ako magiging masaya. Suzette. Mahal na mahal kita. At handa kong iyala yung buhay ko para sa'yo. Nung nagdesisyon ako na maging malakas para sa'yo, naayos nating lahat. At alam kong kahit na anong mangyari, magiging masaya na tayo. Uy, sige ba, kuya? Uy, Ann, tapusin mo na yung pag-aaral mo. Para makapunta ka rin ng Australia. Tulungan mo na si Margaret. Sir, yes, sir. Naku, si kuya talaga, pinaplano ni buhay nating lahat, oh. Ganyan naman. Ako, syempre, police senior inspector na yan. Oh. Oh. Tindihan natin ito. Mag-alas 12 na. Yay! Tama, tama. Bilis! Oh, lighter mo. Bilis! Bilis! Ito na yan. Grabe, excited. Bilis! Happy New Year! Uy, Suzette, ano na? Tara na, malapit ng mag-12. Akala ko ba sa labas tayo mag-New Year? Sige, susunod ako. Tara na. Nandun na sila. Susunod ka, ha? Promise. Hello, ma'am! Ano? Happy New Year na ba dyan? Lapit na. Sama na panaginip ko. Tinignan ko sa internet ko ng ibig sabihin eh. Ang sabi, pwede daw bagong simula o kaya merong disaster na mangyayari. E di ang isipin mo na lang yung bagong simula. Malapit na tayo kasal, di ba? Kaya malapit na tayo magbagong simula. Na kahit saan operasyon ako mapunta, kahit ano pa mangyari sa akin, babalik at babalik ako sa'yo. Ayos na ba yun?
Pingit ka lagi dyan, ha? Mahal na mahal kita. Alam kong walang ibang dala ang future para sa atin, kundi saya at pag-asa. Highly dangerous mission. But if we succeed, hindi lang natin mamabawasan ang terrorists sa Pilipinas, kundi panakita matutulong natin para manalo against global terror. At 2000 hours, prepare your men for the final assembly. Understood? Sir! Yes, sir! Awa! Awa! Magpupulis ka? Opo na eh. Layo ka na nga namin doon sa lugar dati kung saan araw-araw may inkwentro. Tapos ngayon, ikaw ang papasok sa peligro. Bakit kasi hindi yung papakilala yung girlfriend mo sa pamilya mo? Tsaka na, sir. Sisiguraduhin ko munang ayos na yung lagay nila, mama. Hindi ba yung sap mas mapanganib yan? Kung hindi ho ako, sino? Kung wala akong tutulong, paano? Kapalit niyo po komportabling buhay na meron tayo ngayon. Yung paglalagay niya sa panganib sa buhay niya. Ba't yun, sir? Kakasal ka pa. Pag naging presidente ka ng Pilipinas, tao mo ako, ha? Kailangan ng pasa natin ng isang katulad mo. Ang misyong ito hindi para sa atin, hindi para sa iba pang mabibiktima ng mga teroristang ito. Let's do our best, man! Sir, mga matagal dito, sir! Huwag yung mawala ng malata! MMK, Sabado, alas 7:15 ng gabi.